Welcome back to my channel. This is Janelle Danyo. And for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano natin makikita ang contribution natin sa SSS. Ang unang-una natin gagawin, guys, para ma-access natin ang contribution natin sa SSS ay kailangan mo natin gumawa ng account sa SSS. So kung hindi pa kayo nakagawa, guys, ng account sa SSS, so ipipin ko na lang dyan sa comment section. Sundan nyo na lang ang vlog ko sa pag-register ng SSS. So ngayon, guys, pag once nakapag-register na kayo sa SSS, so mag-download na rin kayo ng SSS application para doon na kayo mag-access kung paano nyo makikita ang ating contribution. Tara, guys, punta tayo sa ating video. So, nandito na tayo ngayon sa ating screen recording. Kung hindi pa kayo nakapag-download ng SSS application, kailangang mag-download muna kayo para dito na natin mabilis ma-access ang ating contribution sa SSS. Which is, meron na akong na-download. So, ang gagawin na lang natin is i-click natin itong application ko sa SSS. Ngayon, click natin yan. Ayan. So, mapunta na tayo dito. Dito, nanghihingi ng user ID at password. Gaya ng sinabi ko, kung hindi pa kayo nakagawa ng account sa SSS, hindi pa kayo makaka-access dito sa SSS application. Napakadali lang naman gumawa ng account, guys, sa SSS. So, ang gagawin nyo, kung gusto nyo, sundan nyo na lang ang vlog ko. Itipin ko dyan sa comment section para masundan nyo kung paano ko ginawa ang pag-register sa SSS. So, ngayon, i-type ko na lang dito ang aking user ID. Din dito sa bandang ibaba, i-type din natin itong password natin. Ang kagandahan lang po dito, guys, sa SSS application, napakadali na lang natin i-access ang ating SSS contribution. Pag once nakapag-sign in na tayo dito, makikita natin kagad yung dami ng contribution natin. Ayan, guys, nakapag-sign in na tayo. So, tingnan natin sa bandang itaas. So, nandyan yung lahat ng information natin sa ating SSS number, then pangalan natin. Dito sa bandang ibaba, makikita natin ang total number of contribution. So, dito naman sa bandang right side, makikita natin ang last post date ng contribution natin. So, napakadali lang talaga i-access natin dito, guys. Dahil pag-open pa lang natin sa application natin, makikita na kaagad natin ang ating contribution at yung last post ni SSS. So, ngayon, guys, pag once gusto nyo talagang makita ang actual premium per year ni SSS sa ating contribution, so, ang gagawin natin is kailangan natin pumunta tayo doon sa ating premium. So, which is, dito banda, guys, sa bandang right side, makikita natin sa baba yung plus sign. So, click natin ang plus sign. So, ngayon, makikita natin dito ang mga benefits na pinapakita ni SSS application. So, nakikita natin dito actual premium. Itong actual premium, which is ito yung contribution natin. Dito sa baba, sa loans naman, makikita natin dito ang status, balance, then apply. Dito naman sa benefits claim, yung maternity, sickness, disability, maternity claims history, EC medical, then retirement. So ngayon, click natin yung premium. Pag once i-click na natin yung premium, guys, sububungad ka agad yung contribution natin. Makikita natin dito yung per month na hulog sa SSS contribution po natin. So, gaya nito, guys, see for example sa akin. So, ito, nakikita ko yung 2023 na hulog ni SSS sa akin. Then, dito naman, makikita natin dito ang 2022 na hulog ni SSS naman sa akin. So, kung mapapansin nyo is kompleto naman. Which is, wala naman problema yung contribution ko. Which is, kompleto naman per month. Then, sa 2021 naman, guys, is ganun din, kompletong-kompleto naman. So, napakaganda pag once na ma-monitor natin. So, sa 2020, ayan, so, kompleto pa rin. Wala namang ano, pat lang. Then, sa 2029, yan, kompleto pa rin. So, napakaganda lang kasi, guys, pag once yung company natin is active na maghulog sa ating contribution. So, itong 2028, sa mapapansin natin, so, kompleto pa rin. 2017,
Ayan, kompleto pa rin. Ayan, i-check lang natin para makikita nyo kung paano ko ginawa itong pag-check natin sa ating actual premium contribution. Ayan, 2015. Ayan, kompleto pa rin. 2014. Ayan, kompleto pa rin. So, ang ganda guys, pag once na wala tayong patlang sa ating contribution. Ayan, 2023. Kompleto pa din. 2012. Ayan. Minsan, hindi parehas yung mga price, pero okay na rin yan. At least, lahat merong hulog. So, mapapansin natin na may laman lagi yung per month natin sa ating contribution. So, dito sa 2019, ayan, kompleto pa rin yung 2009 pala. So, ayan, 2008. So, kompleto pa rin. So, dito naman sa ano guys, 2007. So, ito yung dito ako first time nag-umpisa sa aking work, guys. Kaya makikita natin sa bandang taas is wala gaanong ano guys, walang hulog. Dahil nag-start ako sa work ko is June. So, ang ano guys, 832 yung starting ko dito is June talaga siya nag-start. So, ngayon so kung napapansin niyo, wala talaga siyang hulog sa from January, February, March, then April. So napaka ano guys, napakaganda guys, talagang kung active yung company natin na maghuhulog sa ating SSS contribution. Dahil dito guys, dahil dito sa SSS application, sa online application nila, napakadali na lang natin ma-access, hindi na tayo kailangan pumunta sa SSS branch para magano guys, i-check natin yung contribution natin. Para lang ma-monitor natin. So dito, napakadali na lang at napakabilis i-access yung contribution natin. So sana guys, itong vlog ko na to, na malaking tulong ito sa inyo, nabigyan ko kayo kung paano ko ginawa at paano natin mag-inquire sa ating contribution kung talaga bang hinuhulugan tayo ng company natin. So sana nagustuhan niyo itong vlog ko na ito guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please pakisubscribe na lang. Then pakihit ang notification bell para ma-update ko kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you for watching.